box tayo ng ano, Oppo Reno 3 Pro. Itong Oppo na to has 8 GB RAM and 256 GB memory, internal memory. Ang kasama nito na free is Bluetooth wireless stereo. So, ito, bubuksan na natin. Dahan-dahan. Baka sumabok. Ito yung unit. Ito yung Oppo na unit. Reno 3 Pro. Bago pa siya, naka-plastic. And then, may kasama siyang charger. Ito. Actually, ito yung ano, fast charging yung ano niya, yung unit. So, may kasama rin siyang analog na headset. Ito. Okay. Ito yung manual. Para kung meron kang hindi alam na features, pwede mong tignan dito. May English ano naman dito. May English language. Wait lang. Ito. Yan. So, ito. May kasama rin siyang casing na crystal clear, rubberized. Para hindi ka na mahirapan bumili. Nagamit mo siyang protection for your phone. Okay? Ngayon, itong Oppo ay meron siyang, wait lang ha. Ang rear camera niya is 64 megapixel. Meron din siyang 20 times zoom. So, yung ano niya naman, front camera has 44 megapixel. So, yun. Maganda na siyang gamitin. Pwede na rin siyang pang vlog natin. So, taas din kasi ang memory storage nito, 256, and then expandable din. So, ang size nito is 6.4 ang screen size niya, ito. 6.4 siya. Ito siya. So, yon. And then, yung screen niya is also AMOLED siya. AMOLED. Tapos, ang charger type niya is C-type. Yun yung mga bagong charger for Android. So, yun yung mga pwedeng gamitin mula na dyan. And then, ito ay dual SIM din. So, okay. So, kung bibili mo to sa market, ang worth nito is 28,900 plus pesos. Ito kasi, itong nakuha namin tong unit na to through smart plan. So, nirenew lang namin yung plan namin kasi medyo matagal na rin kami subscribers ng smart. So, yun. So, yun nga na banggit ko, ang OS nito is Android 10, version 10. Okay. Then, with regards to battery, meron siyang 4,025 mAh
na battery capacity. So, medyo competitive naman siya pagdating sa battery. So, okay, i-open na natin. So, ang kulay nito, ang pinili namin is Aurora Blue. So, ito yung unit. Ayan siya. Okay. Plastic yung likod niya. Yung back casing. So, ang battery niya is also built-in. Ito na yung mga, ganito na yung mga phone na lumalabas ngayon. Puro built-in na yung battery. Yeah, open natin. Yeah. Ang setup natin, kung mapapansin nyo, yung screen is na-maximize niya yung width because of the yung borderline niya for the unit. So, ngayon, yung time and month na naka-display, medyo hindi ko pa na-update. Siguro mamaya na lang ito. So, ngayon, test natin yung camera kung gaano siya kalinaw. Okay. Ito yung camera para sa yung rear camera. Okay. So, ito. So, yan. Later, siguro, sasama ko na rin yung mga photos na makukuha na namin. And okay, discuss ko lang sa inyo yung mga button sa gilid. Ayan. Ito, ito yung SIM card cartridge niya. So, ito, eject lang natin. Gamitin natin itong pin. Okay, para makita natin kung ano yung okay. Ito siya. Dual SIM and then yung pang extra memory para kung gusto mo mag-expand ng storage. Okay, balik na natin. Okay. Ito, itong dalawang buttons na to, sa volume siya. Up. Ito, para makita niya. Ayan. Yung gumagana naman siya. Tapos dito, sa gilid, sa kabila, ito yung power button niya. Gumagana rin naman. Ayan. Ayan. Okay. And then, sa ilalim, ito yung para sa headset. Yung bilog na to is for yung pinaka-mic niya sa unit. And then, ito, charging port. So, ang ano nito is Type-C. Yun lang yung pwedeng gamitin. So, kailangan talagang ang charger natin is pang Oppo Reno 3 Pro. Ito, para sa headset. Ito is yung mic. Ito, charging port for Type-C charger. So, ang gagamitin nyo lang na charger ay for Oppo Reno 3 Pro na Type-C. So, ito yung speaker naman niya yung sa side. So, tingin ko yun, na-discuss na naman natin lahat. Ayun, ang screen wallpaper ay aeroplano, jet plane. So, yan. Ito, ayan, mga
Kasi ang uso na ngayon na, sa mga unit yun, madaming camera na. So, yun nga, recap ko lang, ang camera niya sa back, yung rear camera niya is 64 megapixel and then yung front camera niya is 44 megapixel. Tingin ko, sa sobrang malinaw na siya, sobra. Kasi, nakikita na rin yung mga pores mo. Sobrang linaw. Okay na yan.